Okay, what's up guys sa ating mga ka-YouTubers dyan? Once again, DJ Miko Vlog po. Okay, so bago tayo magsimula po is sa mga hindi pa po dyan na kakasubscribe ng akin channel, please subscribe na po kayo para sa mga bagong update ng aking video. At syempre, pakishare at like na rin ang aking video ito. Alright, so pag-usapan po natin ngayon ang kung bakit yung iba ay nahihirapan or hindi sila matanggap-tanggap sa pag-apply dito sa New Zealand. Dahil iyon po ay sa mga kadahilanan at mga maling diskarte sa unang-una po dyan, mga kabayan, mga ka-job hunter, kung bakit po kayo ay hindi nagiging successful or hindi kayo makarating dito sa New Zealand is unang-una is yung tanong lang tayo ng tanong. Tatanong ka, makakakita ka, may nag-post. Makikita natin yung post na hiring. May nag-post yan, may hiring dito sa ganito. Magtatanong tayo, how to apply? How? Paano mag-apply? Makakarating ba ako dyan? Hindi po kayo makakarating dito kung yan po ang inyong mga tanong. Yan po ang unang-una. Tapos, yung pangalawa, bakit tayo ay hindi nagiging successful or nakakapunta dito? Unang-una, kasi wala tayong tiwala sa sarili. Hindi natin ginagawa yung mga dapat gawin sa pag-apply ng trabaho. Kaya tayo ay hindi nakakapunta sa isang lugar o isang, hindi natin nakukuha ang isang gusto natin dahil din sa atin maling ginagawa. Pangatlo is yung wala akong pera, kaya ganun, mahirap lang ako. Tapos yung pang-apat naman is naghahanap ng magiging magiging backer dito. Magmi-message sa'yo, sir, gusto ko magkatrabaho sa New Zealand, pwede niyo akong matulungan dyan, i-recommendan mo naman ako dyan sa company niyo. Wala pong magiging, hindi po tayo makakakuha ng trabaho kung ganun po ang attitude natin. Tsaka yung panglima, yung paawa-ipik. Yung paawa-ipik ba na, please, magtulungan naman po ninyo ako kahit anong trabaho po. Kahit anong trabaho, papasukin ko po. Tulungan lang ninyo po ako na ganito, ganun. Pagkaganyan po yung attitude natin sa sarili natin, yung mga paawa-ipik, pag nag-apply tayo ng trabaho, hindi kayo tatanggapin ng company. Hindi dapat ganoon. Dapat positibo po tayo. Kung tayo pa ay mag-a-apply para tayo maging successful, once na may nakita tayong post, lalo-lalo na sa group page ko sa Facebook, yung Filipino New Zealand Filipino Workers Group, makikita ka maraming nagpo-post doon ng mga trabaho. Mga legit po 'yon. Lalo na yung mga nagpo-post na 'yon, yung mga yung mga counterpart agency dito na mayroong agency din na counterpart doon sa Pilipinas. Mga legit po yung mga hiring po nila. Once na nakita ninyo po ang post, huwag na kayong mag-message pa, mag-comment pa doon ng how to apply. Sus Maria Josep, na na ba kayo? Pag nakita po ninyo na may post, tingnan ninyo yung post kung ano po ang hinahanap na trabaho. Halimbawa, nag-hire sila ng carpenter, nag-hire sila ng steelman, nag-hire sila ng carpenter, mason, welder, kung ano-ano pang mga hinahire na highly skilled category. Pag nakita po ninyo doon na isa kayo sa pwedeng mag-apply sa post na yon, i-click na ninyo yung post na yon. Makikita nyo sigurado may kasamang email address doon. At saka sinasabi doon sa post na yon na send nyo yung inyong mga CV or resume sa email address na yon. Yun ang dapat nyong ginagawa.
At saka, kung nakapag-send na kayo, huwag na kayong makulit pa. Yung tanong pa rin ng kayo ng tanong, hindi kayo nire-reply. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kasi hindi naman lahat ng purkit nagsabi sila na kailangan nila ng ganitong tao, ganun-ganun, eh, matatanggap na agad kayo. Siyempre sila, ano yan, namimili yan yung ano, namimili sila ng tatanggapin nilang tao. Tinitingnan din nila yung mga kategory ninyo, yung mga experience ninyo, kung karapat-dapat ba kayo sa kanilang mga post na yun. Kung walang nagre-reply sa inyo, maghayaan ninyo, wag na kayong magiging makulit pa. Maghanap na lang uli kayo dyan ng bagong mga post or kung ano pa na nag-hire at saka nag-send uli kayo ng inyong mga CV at saka ng resume ninyo. Wag po tayong maging tamad sa pag-a-apply. Kahit na alam nating lagi tayong nadadown sa pag-a-apply natin, hindi tayo natatanggap, apply lang tayo ng apply, send lang tayo ng send. Wala na mawawala sa pag-send na mag-send. Wag tayo magmadali. Kailangan maging mapasinsyahin tayo. Kasi kung para sa atin, para talaga yan sa atin. Hindi ka naman makakarating dito kung hindi ka mag-a-apply. So yun ang dapat mong inuuna, yung mag-apply. Hindi kayo tanong ng tanong ng may chance ba ako na makatrating dyan, isa akong truck driver, isa akong carpenter, isa akong engineer, isa akong doktor, isa akong teacher, isa akong nurse. Kung may chance. Hindi po dapat ganun ang attitude natin. Madaming paraan kung paano makarating ng New Zealand. Unang-una, mag-search po tayo. Nandyan po si Google Search eh. Matulungin yon. Mas magaling yon sa personal. So, libawa, gusto mo mag-apply ng teacher. So, pwede kang magtanong. Wala naman masama magtatanong. Oh. Sir, may alam ba kayo dito kung paano kami makakarating diyan makapagtrabaho? Isa po akong teacher. Katulad nung nagtanong sa akin, sabi ko may chance naman. So, mayroon akong kakilala diyan na may alam siya na tungkol sa isang group ng mga teacher dito sa ano. So sabi ko, Brad, baka pwede akong makahingi ng link kasi may nanghihingi dito na teacher. Gusto kong mag-apply. So, trina-transfer namin, inaano namin doon sa right information para niya makuha kung mayroon ba siyang chance na mag-apply. So, bibigyan ko kayo ng link na malaki ang may tutulong din dito sa inyo. Yung www.sick.co.nz tapos yung work abroad www.workabroad.ph. Yung mga yan, subok ko na yung mga link na yan dahil unang-una kaya ako nakarating ng New Zealand dahil dyan sa www.workabroad.ph. So, hinihikayat ko kayo imbis na how to apply kayo, paano mag-apply ng ano, is mag-search po tayo sa mga link na yan. Ang gawin ninyo, pwede kayong mag-ano doon, gumawa ng account. Tapos pag nakagawa kayo ng account ninyo doon, ilalagay lahat ninyo ng mga information ninyo, yung inyong mga yung mga certificate of employment nyo, ilalagay nyo doon. Lahat po ng ano, ng mga record ninyo na mula noong kayo ay naging skilled, susulat nyo po lahat doon. Kasi, once ang employer ay nakita nila na ganun ka pala ka experience siya doon na bilang skilled, eh hindi na sila magdadalawang isip na sila mismo ang tatawag sa iyo at magsasabi kung interesado ka, sir, pumunta ka dito sa agency namin at mayroon kaming ganitong hiring. Ganun ang ginawa ko eh. Kasi ako, apply ako ng apply. Wala akong, pumupunta talaga ako sa mga agency. O, nagsisearch ako, pupuntahan ko yung agency. O, yun, wala naman sa siguro, hindi ako swerte, walang nagtatawag sa akin agency na in-applyan ko, napunta ka rito. So, may magtawag man sa akin, iba ang ino-offer, hindi New Zealand. So, ang ginawa ko, nag-post ako sa www.workabroad.ph. So, doon ako na-discover ng agency ko
Doon ako, tinawagan ako. Dahil, siyempre, ilalagay mo yung number mo doon, email address mo doon. So, tinawagan ako, in-email pa ako nila kung interesado ako. So, o ngayon, nasaan ako? Nandito sa New Zealand. Kasi, hindi ko pinairal yung tanong ako ng tanong. Ginawa ko yung kailangan gawin para makapagtrabaho. Kung tayo pa ay naghahanap ng trabaho, gusto makarating sa isang lugar, kailangan mag-apply po tayo. Huwag tayong tanong ng tanong. Kasi pansin ko, sa lahat ng mga group dito sa Facebook na mga ano, na mga grupo ng mga naghahanap ng trabaho is halos naka-join ako. Lahat na nakikita ko, how to apply, PM me, paano mag-apply, sir. So, hindi nyo pa alam na dahil sa gagaganon ninyo, malaki ang chance na ma-scam kayo. Kayo yung target na target dyan sa mga scammer. Dahil pag nagsabi, how to apply, sir, o di PPM ka mo, kayo kaganyan. O sabihin, o PM. O nga PM na naman, hindi magkikwentuhan na kayo. Hanggang sa ikaw ay nabula na at nagbitaw ka na ng pera. Huwag po tayong maging ganun ang attitude natin sa pag-a-apply. Kung interesado tayo na magkaroon ng trabaho, hindi masamang magtanong, pero wag naman pa ulit-ulit. Kasi, kung ikaw ay, siguro naman lahat naman tayo ay kahit paano ay marunong magbasa. So, nakikita ninyo lahat ng post doon, halos pa ulit-ulit na lang din ang tanong sa mga post na yon. Hindi mo naman dapat kailangan na magtanong, eh, magbasa ka lang eh, doon sa mga nakapost na yun. Eh. Ngayon, kung curious ka, pwede ka magtanong kung sinong admin, sinong moderator doon. Tanong mo, sir, paano ba ganito kasi wala pa akong experience sa pag-a-apply, paano bang ano, ganun, ganun. So, mapapaliwanagan po kayo. So, ngayon, kung kayo naman ay pupunta ng agency, doon sa agency, doon mo nyo malalaman kung ano ang mga requirements na kailangan mong ihanda pag mag-a-apply ka. So, sana po ay nagkaintindihan pa tayo, naliwanagan po tayo. At maraming salamat po sa inyo. Sana po ay wag po kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi yun naman talaga yung dapat nating gawin. So, ayan po. Wag kayong mainip dahil after ng lockdown na ito is babalik yan sa normal. So, pwede na naman tayo ulit makapag-apply. So, sa ngayon, mag-iingat muna tayong lahat. Ingatan natin ang ating sarili, ang ating mga kalusugan, ang pamilya natin. At huwag kalimutang magdasal para tayo ay gabayan ng may kapanat ang ating Diyos. Kaya sa mga kajab hunter ko dyan, good luck po sa inyong lahat. At maraming salamat. See you in my next vlog. God bless po.